Yo mga guy, welcome sa biyahe ni Boo. Today may papakita na naman tayong effects. Ito yung Ampero 2 ng Hot Tone. Uy, kita ko doon sa screen, no? Yeah! Hot Tone Ampero 2 na napahiram ng ating guy. Shout out kay Jeho. Pinatesting niya sa atin tong Ampero 2. Nakakahiya. Naghahanap kasi ako talaga nito. Wala pa ako makita. Puro walang stock sa stores. Walang nagbebenta ng second hand. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga nagustuhan ko sa kanya at hindi ko nagustuhan. Tapos, tatry din natin siyang i-compare doon sa mga na-try na natin. Sa top 4 ko, i-rank na natin yung top 1 HX Stamp. Nahirapan ako sa top 2 between Ampero and Ampero 2 and Headrush MX-5. Pero dahil sa features na ipapakita ko mamaya, mas nagustuhan ko yung Ampero 2. So, top 2 ito, top 3 yung MX-5, tapos top 4 yung New X MG30 sa mga na-try ko, na budget guitar effects modeler. Bago ko ipakita sa inyo yung through PC software, unahin ko na dito yung Lux. Una sa nagustuhan ko yung Lux, oh. Grabe, meron pa siyang kasamang ganito, oh. Toppers, pedal toppers na parang crystal yung type. Tapos, ayun, yung looks. Ayan. Maganda hanggang ilalim. Very decent. Hindi siya mukhang cheap talaga. Tsaka yung feel niya pag ginawa ka mo, hindi mukhang cheap. Ayun, doon na tayo sa software. Ayun, ito na yung PC software. As you can see, sa background natin, OBS yung gamit natin na pang-record. Gamit nating gitara LG Cosmos Alab, tapos straight to Ampero 2 via USB. Walang dinaanang DAW, diretso na tayo sa OBS. Walang pampaganda ng tunog na dinaanan, walang kahit anong mixer. Ayun, ano tayo, padinig ko yung isang patch na nagawa ko. Matchless type na app, tapos naka-cab tayo na Fender type. Condenser U87 yung kinokopya niya na mic. Ayun, unahin na natin yung nagustuhan natin sa Ampero 2. Unang-una, yung dito. Yung, ito yung favorite na nagustuhan ko to dito sa Ampero 2. Yung routing options niya, ang dami. So, ayan, naka-series tayo ngayon. Serial. Serial ang makalagay dyan. Tapos, pwede natin gawin yung split and mix. So, padinig natin yung serial muna. Serial muna tayo. Yung kanina, ito yun. Tapos, i-on natin yung malawak na reverb na nilagay ko. Intonado po. Pero ayun, kung mapapansin nyo, naghahalo-halo yung delay at yung isa pang reverb tsaka yung makapal na cloud na nilagay natin. Makapal na cloud reverb. So, sa split to mixer, pwede natin yung paghiwalayin silang dalawa. Ayan, padinig natin. Ayun, oh, mas nadidinig mo ngayon yung repeats ng delay. Sa ganyang setting na mahina lang yung delay and reverb, medyo hindi mo naman siya mapapansin masyado, pero pag tinaas mo yan, mapapansin mo yung mix. Isa pa magandang mangyayari dyan, pwede mo ngayon ipan yung B, which is yung makapal na reverb na nilagay natin. Pwede mo ipan 50% sa right. Kung wala ka headphones ka or speakers na stereo, maririnig mo yan. Pwede rin sa left. Ayun. So, magandang effect yan. Kung mahilig ka sa stereo setup. Tapos, ano pa ba? So, ang nagustuhan ko dito. Madami pang pwedeng gawin bukod dun. Pero, dalawa lang papakita ko. Ayan, oh. Sa ganitong setup naman, yung Y to AB,
Pwede mo siyang, ako, ma-recommend ko sa ganito ay dual amp. Ayan, let's say mag-add tayo ng tweed. Ayan, dual amp setup ka na. Sabihin natin yung isang amp mo may delay, sa pangalawa wala, tapos magkaiba pa sila ng tone. Tapos ipan mo pa. Dito yung matchless, dito yung sa right yung ano, tweed mo. Mukhang mahina yung tweed natin, lakas natin. Yun. Ayun. So, ayan lang yung ilan sa pwede mong gawin dyan. Kung tutusin sa ano na to, sa feature na to, features na to, iwan kahit yung HX stamp. Kasi sa kaya mong gawin dito, para na siyang helix. Hindi mo magagawa yung magagawa mo dyan sa HX stamp. Lalo-lalo na sa MX-5 and sa MG30. Medyo talo yung mga yun pagdating dito sa features na to. Tapos, next na nagustuhan ko pa, isunod na natin dito. Kung mapapansin nyo, ang dami na niyan. Dual amp, tapos ang dami pang delay and reverb. Pwede ka pa mag-add, oh. Hindi siya naubusan ng DSP basta. Ayan, dyan lang siya naubusan no, nag-add pa tayo na send delay. Ayun o. Hindi ka na po makapaglagay ng isa pang reverb. Pero pwede pa ng delay. Yo. Pwede ka pa mag-add ng iba pang delay. So, matagal siya bago maubusan ng DSP. Unlike sa HX stamp, ubus agad. Dala, pag dual amp ka na, ang hirap na mag-add ng magandang klaseng delay and reverb. Ito parang MX-5. Medyo rare kung naranasan yung ano naubusan ng DSP. Pero to be fair naman kasi sa HX stamp, ang ganda naman kasi nung quality nung tunog nung mga amp and ano niya, effects niya. Lalo na effects, yung amp kayang habulin eh, pero yung effects niya, yung delay, reverb, yung drive pedals, para sa akin the best talaga yung sa HX stamp, yung sa Helix. Ayun. Kaya doon na lang nagkatalo. Pero sa pagdating sa DSP, ang usapan, the best yung Ampero 2 and MX-5. Ayun, moving on. Ano pa bang nagustuhan ko dito? Ayun, yung delay and reverb, napadinig ko na ng konti, pero padinig natin ngayon. Ito, simpleng delay muna na top tempo. Top tempo. I mean, ano, dotted 8. Taas natin yung mix. Ganda ng quality ng digital delay. Tapos ang dami pa niya klase ng delay dito. Try natin tong Infi delay. Sobrang ganda ng mga delay niya. Try naman natin itong reverb. Napadinig ko na to kanina. Try natin yung shimmer. Shimmer 2. Ayan. Combine mo pa yan sa feature na parallel yan. Yung routing options. Ang dami mong pwedeng gawin dyan sa delay and reverb. So, ayun, sobrang ganda ng Ampero to sa part na yan. Next, ang isa pa na gustuhan ko dito, yung foot switches niya, doon naman tayo sa hardware. Yung foot switches niya, versatile. Nilagay ko na rin siya sa nagustuhan ko. Kasi ang dami mo pwedeng gawin. Pwede mo pang on-off ng effects. Ayan, pang control ng parameters. Tap tempo, pang on-off ng expression. Pero, ayun, medyo nakulangan lang ako kasi pag ginawa mo tap tempo, hindi ka na makapag on off ng effect dun sa isang foot switch na yon. Unlike kasi sa HX stamp tsaka MX-5, may
paraan ka pa para magawa yun na hindi nagsasacrifice ng isang function. Ayun, medyo nakulangan lang ako pero overall maganda pa rin naman, versatile pa rin compared sa stock foot switches ng MG30. Ayun, next na nagustuhan ko, yung Global EQ. Tulad ganina sa church, medyo matalas yung lumalabas sa monitor ko, pinabawasan ko na yung high. Hindi ko pa rin makuha. Ayan, may high cut siya dito. Yung Global EQ kasi ng ibang modelers kahit sa HX Stamp. Ito lang, may numbers, tsaka frequency, ayan. So, kung hindi mo kabisado yung mga frequency na yan, yung kung ilang hertz, ganyan, o ilan dapat yung, ito, yung Q, ano ba tawag dyan, tsaka yung gain, ang hirap din ang intindihin kung hindi ka naman, ano, medyo familiar. So, dito, graphic siya, ayan, o. Sa tapos yung touchscreen pa ng eh yung screen pa ng Ampere 2 touchscreen. So ang dali ko lang na cut yung high kanina. Effective yan, tingnan niyo. Try i-off muna natin. Ibaba pa natin. Ayun. So ang dali lang i-cut ng high, ng mid. Pwede ka rin mag-mid boost. Diba? Para sa mga do, ang dali lang kontrolin. So, ang galing. Galing ng, ano, pa, sa part na yan, ng Ampere 2. Tapos, next, na nagustuhan ko. Ito, meron din naman to sa, ano, HX Stamp, tsaka sa MX-5, yung pwede ka mag-add ng different type, ng same type of effects na kahit gano'ng karami. Ay, hindi. Huwag ka lang maubusan ng DSP. Ibig sabihin, ayan, dalawa na yung overdrive ko. Pwede ka pa mag-add ng isa pang overdrive o distortion. Ayan. Unlike sa MG30, limited siya. Tsaka sa iba pang effects na na-try ko. Pero dito sa MX-5, HX Stamp, tsaka dito, ayan, pwede nga kahit apat na delay, limang delay. Kasi minsan kailangan din yun eh. May mga patch na kailangan ng ganun. Ayun. Ayun yung mga nagustuhan ko. Meron pa ba? Yung sounds, ayan. Hindi ko na masyado papadinig lahat, pero yung amp models ang ganda rin. Tsaka yung drive pedals. Ito, patinig ko na lang yung dalawang patch na nagawa ko. Ayan, yung matchless. Pag binust mo pa ng drive. Ayan, ang ganda nung tunog. Realistic naman siya. Kagaya rin ng HX Stamp and MX-5. Doon tayo sa isang patch. High gain naman. Mesa Boogie, tas Orange Cab. Boost pa natin. Ayun. Yun yung mga nagustuhan ko sa Ampere 2. Doon na tayo next sa mga hindi ko nagustuhan sa kanya. Unang-una na hindi ko nagustuhan yung wala siyang scene mode or snapshot mode kagaya sa HX Stamp, MX-5 and MG30. Sipin mo yung MG30, napakamura nun. Tsaka, ayun, UX.
talo pa niya yung hot tone kasi meron siyang scene mode. Etong hot tone, wala. Yung Ampero 2. Sadly, wala. Sayang, ang ganda sana nung option na yun, nung feature na yun kung meron. Tapos, next na hindi ko nagustuhan, yung sa unit mismo, naliliitan ako. Though sa iba, hanap na talaga nila yung compact, maliit, madaling dalin. Tsaka magaan. Pero ako, matyaga naman ako sa pagdadala. So, personally, hindi ko nagustuhan yung ang liit niya kasi minsan isang switch lang yung tinatapakan ko, dalawa yung tinatamaan ko dahil ang liit nga niya, magkadikit yung dalawang switch. Tapos yung screen niya, ang liit. So, ginawa pa nilang touchscreen. Ang hirap din pindutin kasi ang liit. Doon nga sa MX5, nahihirapan ako eh. Eh, dito mas maliit pa. Tsaka mas responsive yung touch ng MX5. So, ayun. Medyo nahihirapan ako sa screen niya. Kasi nga maliit siya. Sana gumawa sila ng version na malaki-laki. Next na hindi ko nagustuhan, medyo faulty yung editing software. Kanina may naranasan akong something na bigla na lang di ko magalaw yung delay. Bukod sa delay, nagagalaw ko naman lahat. Pero yung delay, hindi. So, ano ko pa, in-exit ko para sinopen ko ulit. Tapos, ang isa pa dito, pag dito ka nag-tweak or nag-select ng effects, very responsive naman siya. Ang bilis lang. Nagre-respond naman yung effects mismo. Pero pag sa effects mismo ka nag, sa unit mismo ka nagpindot, ito tatry kong pindutin yung foot switch 1 para i-on yung boost natin. Ayan ang nangyayari, oh, naglo-load pa siya. Ayan. Ganyan katagal bago mag-respond yung editing software. Hindi ko alam kung bakit ganun. Pag vice versa, ang ano naman, ang bilis. Ayan, oh, ang bilis lang pag ganun. So, hindi ko alam kung anong meron sa editing software nila. Sana ma-update nila. Ayun, yun lang naman yung hindi ko nagustuhan sa kanya. Wala tayong masyadong hindi nagustuhan. Kasi magandang unit naman talaga siya. Ayun, ayun yung Ampero 2 sa editing software. Kung ang tanong ulit, marirecommend ko ba siya? Definitely, guy. Marirecommend ko siya. Ang ganda ng Ampero 2. Sa totoo nga niyan, syempre, overall, bukod dun sa features, importante sa atin yung tunog. Maganda pa rin yung HX Stamp overall compared sa lahat ng na-try ko. Pero kung tutuusin, nahirapan akong i-rank yung HX Stamp compared dito. Kasi ang dami rin yung features na wala sa HX Stamp, kagaya nga no, sa routing options. Pero nag-factor sa akin para i-rank siya sa top 2. Instead of top 1 yung yun, medyo bitin yung effect models compared sa HX Stamp, ang dami. Tapos ang ganda nga nung tunog ng HX Stamp, tapos yung versatile foot switches, kahit tatlo lang yung switch ng HX Stamp compared dito, mas marami kang pwedeng gawin dun kasi pwedeng press, pwedeng hold, pwedeng touch. Iba pa yung touch sa ano, sa HX Stamp. Ang galing nung 9.6 na nagawa nilang yun. May ibang function pag tinatch mo. Kahit pa ang gamitin mo. Kaya, ayun, talo yung mga modelers doon. Yun yung nag-factor sa akin para i-rank yung HX Stamp. 1, 2 ito, 3 yung MX5, 4 yung MG30. Sa mga budget na na-try ko. Maraming salamat sa panonood. Like, share, subscribe. See you. Bye, guys.